Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas! Alamin naman natin kung ano ang kaganapang nangyari dito sa naging match between Super Grandmaster Artemyev ng Russia and World Chess Champion Magnus Carlsen. Maraming nagulat, marami po akong na-receive na messages. Coach, pakipasadahan naman kay Magnus and kay Artemyev. Ano ba nangyari? Salamat po ulit sa mga nanood ng live natin kaninang madaling araw ha! Itong i-analyze natin yung pinakahuling naging laban na nila, umabot sila ng Armageddon. Kasi palitan eh. Talo, panalo, 2-2 sila sa rapid games. Umabot sila sa Armageddon. Black dito si Magnus, itatabla niya lang, no? At si Artemyev naman, must win. Iba ang time control ng White. Pag E4, tingnan niyo po time control, oh, 14 minutes and 46 seconds. At pagtira ni Magnus ng C5, Sicilian, 7 minutes and 52 seconds. Halos kalahati, no? Pero tabla lang naman ang kailangan ni Magnus. Nag-G3 si Artemyev. G3, papunta sa Kia, no? G6, Bishop G2, Bishop G7, Knight E2, Knight C6, Castle, D6, D3, E5, Knight BC3, o di parang close Sicilian, Knight GE7, F4, inunahan na ni Artemyev ng atake sa kingside, kinaslingan lang, Bishop E3, develop, Bishop E6, Queen D2, ayun, para pag kinapture, may target na magbi-bishop H6, ma-exchange kagad ang dark square fianchetto, knight D4, pinagtibay ang knight sa gitna, rook F2, para mag-rook AF1, ayan, control sa F-file, at nag-queen D7, may balak din na mag-bishop H3, rook AF1, bishop H3, nawala na po sa talaan ng aklat. Dahil ang palagi ang ginagawa dito ay F6, pinagtitibay lang ang E5. Yun nga lang, medyo parang bad ang bishop sa G7, natakpan ng pawn. Pangalawang line dito na palagi ang ginagawa, rook AC8, ngayon palang naganap sa kamay ni Magnus ang bagong tira na yan, bishop H3. Kinapture lang, good move, yan din ang tira ng computer engine, capture, F takes E5, D takes E5, at nag-bishop G5. Puro good move ang tira dito ni Artemyev. Threat ang knight. Rook AE8, dinipensahan. Kinapture na. Another good move para makapasok ang knight sa D5. Ang ganda. Rook D7, C3. Ayan, handa rito si Artemyev na makipagpalitan ng knight. At knight versus bad bishop, lumalabas ang natira kay Magnus eh. Knight E6. Hindi pumayag eh. Kasi kung kakapture yung tingnan nyo po, oh, eh, talagang dominated ng puti, positional. Oh, ang lakas ng knight, tapos bad bishop, ang bishop sa G7. Kaya knight E6, iwas muna, king H1. Para magna knight G1, paalis sa queen. Knight C7, pang neutralize sa knight. C4, pinagtibay lang. Queen E6, umuwi na ang queen, nilagyan ng kahalili, at nag F6. Ang problema dito nakikita ko, yung bishop ni Magnus sa G7, mga kamatsyas, hindi masyado magamit. Queen E2, knight A6, saan pupunta yan? A3, ayun, para walang knight B4, knight B8, knight C6, knight D4. Naispatan ni Magnus ang magandang square niya sa D4 at nag-queen E3, B6. Okay, depensa muna sa pawn. B4, talagang ayaw patahimikin ni Artemyev, kinapture na. Capture knight C6, knight E2. Agap naman na wag basta-basta makalundag ang knight ni Magnus sa D4. Queen E6, tineret ang pawn. At nag-B5, threat knight D8. Dito naman lilipat sa kabila. Malikot masyado, yo kabab. H4, mag-H5, pampahina sa kingside. Knight E6, H5. Yan ang mga teknik ng pag-atake sa kingside. At nag-rook DF7. Maaring mapatanong po kayo, coach, libre yan. Ba't di kinapture? Mag-rook H2 lang din yan. Mababawi. Pag nabawi, tubo pa sa position. Mas mape-pressure ang black. Hihina kingside. Kaya nag-rook DF7 lang. Knight G1. Ayun, saan naman pupunta ang maniobra na yan? Knight F3, Knight H4, mga ganon. Pero kay Stockfish, ang tira po ay H6 kagad. Bishop H8 and G4. Ayun, pit-piti na kagad, no? May timing to play, parang pwede nga yung knight G3 then knight F5, mga sacrifice sa ganun, no? Pero timing lang. O, balik tayo sa knight G1, F5 si Magnus. Ayan na, nag-break na. H6, bad move. Kitang-kita sa evaluation bar, dapat daw po capture. Yan ang gagawin din, capture. Lamang ang puti, slightly better. Pero balik tayo sa ginawa, nag-H6 kagad.
F4, good move by Magnus. G takes F4, Bishop takes H6. Ayun, nakabitin pa rin naman ng pawn. Queen H3, threat sa Bishop. Bishop takes F4 at nag-Knight F3. King G7, Rook G2. Okay, patuloy dito sa pagpe-pressure na lang si Artemiev, pero lamang na si Magnus. Knight to C5, ayun lang, naka-equalize. Dapat daw Bishop to C1. Ah, hindi pwedeng capturein kasi bitin ang Knight. Saan pupunta itong Bishop? Bishop C1. Ah, pupunta doon. Lulundag Knight F4. May mga ganon. O balik tayo. Knight C5 ginawa. Knight H4. Queen E6. Queen to Queen. Rook G4. Umayaw si Artemiev at nag-Knight XD3. Yun lang mga kamatsas. Nag-sacrifice si Magnus. Knight XD3. Ang plano niya, pag kinapture ang Knight, bitin nga naman ang Rook sa G4. Pero meron siyang hindi napansin dito mga kamatsas. Ano kaya yun kung bakit naging blunderous ang Knight na yan? Pakigess nyo. Ano ang excellent move na hataw ng puti? Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start! Maraming salamat po sa mga nakakita ng brilliant move, Rook takes G6. Wala nga palang suporta na ang Queen sa E6 dahil nawala yung Knight. May hataw ng Rook takes, kinapture na lang ng Queen kasi kung kakapture ng pawn, lipad ang Queen sa E6. Sabi ng ating mga viewers kanina, ano nang nangyayari kay ano kay Magnus? Napariwara na. Natawa ako dun sa word na pariwara eh. Kasi lagi daw naka-poker ngayon. Nakukuhanan ngayon ng mga pictures, videos, poker. Poker player ngayon yan eh. Eh mukhang na isang tabi yata ang training sa chess. Ay siya. Sa chess po, kailangan consistent ang training dyan. Di pwedeng magpatulog-tulog. Oh, lipad eh. Kaya kinapture na lang ng queen. Queenless si Magnus. And ayun, lipad ang knight sa D3. Lumalabas. Wala. Rook sa tore lang. Ah, rook sa tore. Rook sa queen lang ang kapalit. Walang kalaban-laban talaga oh. Oh, wala eh. O, diba? Rook sa tore. Tapos, rook sa queen. Aroy. Walang kahaybu-haybu. F3, E6. Check. King H2. Check. Wala. Puro check lamok na lang yan. Capture. Rook G5. Ayun no. Oh. E7. Brilliant move. Kasi kung may aalisan lang ang king, kung pwede lang dun eh, di ba? Kaso nakabantay ang queen. Walang aalisan ang king. Kinapture ang E7. Sacrifice talaga yon. Queen H8. Rook H7. Queen F8. Check. King H5. And the rook F4. Nako, uunahan si Magnus. And nag-rook F5. Check. Check. Capture. Pero lumaban pa si Magnus. So hindi pa sumusuko. Anong nangyari kay Magnus? Rook E4, check, queen dito, nag-resign na. Anong nangyari? Ah, kaya pala itinira pa kasi 7 seconds na lang din kay Artemiev eh. 11 seconds na lang kay world champion. Sayang. At nakakapagtaka kasi itong si Artemiev talaga sa tweet-tweet na hindi tumatagal ng, sa 4 rapid games, hindi tumatagal kay Magnus yan. 2.5, 3 games nga lang ang ginagawa ni Magnus dyan eh. Katakataka ngayon na nakatuto sa 4 rapid games na sibak pa siya sa Armageddon. Ngayon po, comment kayo mga kamatsas, basahin ko, ano ang observation nyo? Ano kaya ang inyong sapantaha? Bakit kaya ganon? Medyo parang nakakagulat ang ipinakita ni world champion ngayon. Ano meron? Naka-epekto ba talaga ang kanyang pagpo-poker palagi? O may something talaga? Sige po, comment na lang sa section below. Mababasa ko naman yan, lalagyan ko ng heart, ng like. Salamat po mga kamatsas sa inyong matigang panonood. Sana po natuto kayo, na-update, na-inform. At muli naglalambing, paki-follow ang ating Facebook page kamatsas. Mamaya po ay live ulit tayo sa semifinal round. Ipakita ko sa inyo ang kanilang standing. Eto, okay, dikit lang ang score nila Carlsen and Artemiev. Ang makakalaban ni Artemiev dahil nanalo siya, si Caruana makakalaban niya sa winner's bracket ng semifinals. Okay, Nakamura versus Wesley Sona naman! Wala nang bago. Sana naman, makabawi na dito si Wesley. Pero talagang bagyo ang dadaanan niya dito mga kamatsas. Napakatibay ni Naka when it comes to rapid and blitz. Armageddon. Sana sa 4 rapid games ay maka 2.5 na kagad si Wesley para umabot siya sa finals ng winner's bracket at
Mag-iintay naman siya sa gagapang sa ilalim na loser's bracket na may pangalawang buhay kung sino ang mananatiling matatag sa loser's bracket. Yan ang aabangan natin mga kamatsyas. Okay, kita-kits tayo mamaya. Suporta po kayo sa ganap na 11:05. Magla-live na po tayo mamaya. Salamat. Thank you so much. Bye-bye.